Pinutol ng Golden State ang winning streak ng Phoenix Suns. Finally, sila ay nakabawi na. Nagkaroon ng adjustment ang Golden State sa kanilang depensa. Kahit na ganoon pa rin ang kanilang rotation, pero sila ay naging agresibo kay Ayton, kung saan ganoon pa rin ang ginagawa ni Ayton sa loob. Pero dahil sa magandang depensa ng Golden State, ito ay kanilang pinahirapan kanina. At kahit na tumala lamang sa step ng 23 points, nagkaroon naman ng big time performance si Gary Payton at Juan Toscano-Anderson, combining for 36 points. At samantalang si Green, muti ka nang maka-triple-double. May 9 points, 9 rebounds, and 9 assists. Kitang-kita mo talaga yung kanyang ginagawa. Gumagawa ng shot para kay Steph Curry, yung kanyang lock-in na depensa kay Ayton at kay Cameron Payne. Pero kanina siya nga rin ay nakapasok ng 3. Ito mismo ang gusto nina Steve Kerr at Bob Myers, na syempre bumalik yung dating Green noon. At overall sila ang panalo, 118-96. Pansin ko lang kanina, napaka-agresibo nila. Nakadang si Gary Payton at napakasipag sa offensive rebound. At samantala, bininyaga naman ni Juan Toscano-Anderson si JaVale McGee kanina. Posterize pa nga. At higit sa lahat, yung ankle breaker ni Stephen Curry kay Landry Shamet. Nako po! Jordan Poole may 14 points at Wiggins may 19 points. At samantala, nagbigay din naman ng magandang laban kanina ang Phoenix Suns kahit na wala si Devin Booker. Ayton may 23 points, Chris Paul may 12 points at Jay Crowder may 11 points. At samantala, dikit naman kanina ang laban ng Clippers at Lakers. Pero sa huling mga segundo, nag-clutch sina Luke Kennard at Marcus Morris, kung saan sila ay nagpakawala ng 3. 19 points kay Kennard, 21 points kay Morris at 19 points kay Paul George. At kahit na wala si Kawhi, sila pa mismo ang nanalo, 119-115. Para sa Lakers, LeBron may 23, Davis may 27 at si Westbrook naman may 10 points. Para sa mga fast break balita mga sir, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.